Bakit po natin napili yung Philindes? Ganda yung location, tsaka ang daming amenities. Buti po napili natin yung lote sa bahay. Kinuna ko yung bahay. Oh, may bahay, pero saan mo itatayo kung wala kang loot? Hindi ka pwedeng comfort zone mo lang. Kaya nga sir. Pag nasa comfort zone mo lang, siguro, ganyan ka. Sir, sa akin kayo kumuha. Hindi nyo ba naisip na, ay, baka may scam ako dito? Ay, hindi naman. Kasi ano, hindi naman, hindi ka lang nakita ngayon. Bakit po natin napili yung Philindes bukod sa ibang mga developer? Napili ko siya kasi based dun sa nakita ko sa Messenger. Maganda yung location tsaka ang daming amenities. Tapos ang daming malapit sa airport, sa palengke, sa mga galaan. Galaan? Yung mga galaan talaga. Galaan. No? Tsaka ano, maganda yung property. Maganda yung property. Yung Claremont po na sa dito sa Claremont. So, ang isa pang advantage, yung sa flood tree kasi nga, mataas daw, mataas yung lugar na to. So, hindi siya ganun, ano, makalumalakas man yung ulan, hindi kagad-agad mababa. Hindi kagad-agad mababa? Yun yung pinaka, isa sa major qualification. Kasi doon sa, ano, sa Metro Manila, alos, di ba, balita naman ngayon, alos, madali nang bumara. Oo, kasi mababa po yung, ano doon, sea level. Kaya, yun, medyo, kaya naganap din medyo mataas-taas. Yun yung nagustuhan ko sa dito, sa Philindes, sa Claremont by Claremont. Ngayon po, buti po napili natin yung lote sa bahay. Ano po yung naging dahilan natin? Ba't inuna natin yung lote? Inuna ko yung lote kasi all know naman na ang lupa hindi nag-depreciate. Oo, tama. Kasi always siya, laging nag-appreciate. Nag-appreciate po. Isip ko, pag inuna ko yung bahay, oh, may bahay, pero saan mo itatayo kung wala kang lupa? Ang galing. Tsaka yung pinaka-minisan, yung value niya. Oh, yung value. Pag pinatagal mo kaya, sige sabi natin ngayon, 2.5. So next year sigurado yan. Di ba kasi ang daming project ng government. So isip ko dyan, maging 3.5. Magiging commercial kasi yung PNR, airport. Tama. Ang dami pang gagawing mga dito, development. So, malamang sa malamang ang value ng group. Ataas ka pa na pa kaya kung nabuha na yung gate dito yung sa gate. Yung clubhouse. Wala na lang. Mas lalo pa kumakita ng 3.5 to 4 yan. 4M na yan. Hindi na kaya nyo ng value. Pag nag-invest na tayo sa ganung panahon, may hirapan na tayo. Tsaka kaya yung availability. Ngayon kasi, ngayon nga nagkakamusta na agad. Part 3 and then your future. wala na kaming matira. So ngayon po kasi dahil first time buyer tayo, mas ano tayo, ano po yung mga naisip nating advantage at disadvantage? Yung disadvantage. Pagkuha ng real estate. Sa pagkuha. First time, so wala pa akong alam. Yun yung disadvantage. Pero ano naman, natututunan naman yan. Lalo na ngayon. Dami ng social media, dami mo nang mapapanood. Oo. Madali ka na makakaano. Yun nga lang, tiyagaan lang. Tiyagaan lang talaga. Yun yung pinaka-design. Tsaka ang advantage naman, first time. Sarili mo yung property. Yun yung sa piling niya. Kahit ka paano. Although matagal. Saka nakakaba, di ba sir? Sa first time. Nakakaba. Anda yung iniisip. Pakaisip. Bago makukunin, iisipin mo talaga ng matagal eh. Pero pag na. Ano naman? Alis naman lahat ngayon. Kung iti-take na ko, is wala rin mangyayari. Oo, wala din mangyayari. Hindi ka pwedeng comfort zone mo lang. Kaya nga sir. Pag nasa comfort zone mo lang, siguro, ganyan ka pala. Kasi inuna natin yung investment bago sa sasakyan. Oo, wala. Mga ano. Ayun kasi, unahin mo sasakyan. Meron, no, sa kayo. Next year. Kunwari, bilhin mo kay value. Ano ang value niya next year? 300,000 na lang. Bumaba ka sa lupa. Mas nataas pa. Kahit iwan mo nga yun, sir, hindi yan nasisira, hindi yan mananakot sa'yo. Nakamay nila isa-isa. Kahit lahat. Hanggang ilalim. Last question na to. Kasi ang dami ng bebenta, ang daming mga ente, ang daming broker, ang daming mga mapapanood sa social media ng mga reels na mga ba. Buti sir sa akin kayo kumuha. Sa ano naman, nakita ko naman kasi nag-check din ako ng mga review. Ano naman, okay naman. Talagang na-turnover naman.
yung ano, mga properties. Thank you, sir. Kaya, thank you po. Kala ko, hindi nyo rin kami ano. Thank you, thank you. Buti, sir, ano, hindi nyo ba naisip na, ay, baka may scam ako dito? Ay, hindi naman. Kasi, ano, hindi naman, hindi ka naman agad nangingin. Kasi, nakikita mo naman na yung makikita mo naman agad siya. Kasi yung iba nangingi agad ng reservation. Naligwa, sir. Isang, ano, pinapadiretso nila sa account nila. So, doon sa account nila? Hindi sa iba. Pero ano siya, scam siya, yun guys. Scam siya, hindi ko alam. Hindi siya connected talaga sa account. Meron, sa experience ko, sir, pwede naman yun kasi ginawa ko na rin yun. Pero ginawa ko na nung wala pang available sa ano, kasi hindi namin siya ma-reserve sa system. System. So, kailangan ko muna siyang kunin. Pasok ko siya sa office. Yung sa iba kasi, nag-direct sila sa kanila kanina. So, walang, yung kagaya yung kanina. Yung explanation. Yung presentation na may system. Oo. Wala. Hindi nila in-explain yun. Hindi ako naka-experience ng ganun, ha? Pero parang nababalitaan ko. Buti na lang, sir, di nyo na na-experience. Hindi, kasi magtataka ka rin. Siyempre, magduda ka rin bakit sa kanya. Kasi marami na ngayon na ahente na yun nga, meron naman silang licenses eh, meron. Pero syempre, yun nga, baka bigla kang iwan, bigla kang hindi ka sa umpisa lang pala magaling. Kaya, yun sir, congrats sir sa ano natin, sa property natin. Yun lang, so, maraming salamat sa panonood. Thank you. Kung gusto natin magkaroon din ng property dito sa Claremont, mag-message lang kayo. Message lang, sa FB, marami. Let's go! Thank you, bye! Bago ka mag-invest sa iyong unang property, alamin natin ang mga importanteng tips na kailangan natin tandaan. Maraming first-time buyer ang nalilito at nag-aalala. Paano ko malalaman kung tama ba itong ginagawa ko? Pagbili ng iyong unang property ay isang malaking hakbang. Kaya mahalaga na kailangan natin mag-research at magplano ng maigi. Tamang gabay, hindi lang investment ang pagbili ng property. Isa din itong hakbang patungo sa financial stability. Ang investment ay nagsisimula sa tamang desisyon. Kaya kung first-time buyer ka, kailangan natin magplano, mag-research, at mag-aral tungo sa property na pagbibilhan natin. Ang unang property mo ay may malaking chance na dadalhin ka sa pagyaman.